na yung kamatis na nabubulok sa Bambang Nueva Vizcaya. Alamin nga natin si Jose Roberto Dizer, ha? Dizer. Jose Roberto Dizer, siya nakakita ng mga tinapon ng mga kamatis sa Bambang na Nueva Vizcaya. Alamin natin ang update mula kay Jose. Mr. Dizer, good morning po. Good morning po, kabayan. Anong nickname mo, Joe? Yung pong tagapakinig. Anong tawag sa iyo, Joe? Jose po. Ah, Jose din. Okay. O minsan po Jose Roberto, minsan po Roberto. Jose Roberto, dalawa kasi ang pangalan mo. Ang alam namin ay nakita nyo yung tambak ng mga kamatis diyan sa Bambang Nueva Vizcaya. Saan lugar 'yon? Yung na-viral po sa Facebook, yung sa hipag ko po kasama po nila ako noon sa may Almaguer South. Tapos yung kanina po na sinend ko po ng sinend ko po kay ma'am yung sa isang reporter nyo kanina. Kanina lang po yan kasi naglibot po ako doon sa likod ng ng agricultural terminal dito po sa Envat po. Okay. At yung bang sako-sako na yun, ang laman din ay kamatis? Kamatis po yun. Okay. Meron ka bang nabubulok na po siguro mga ilang araw na po din doon po siguro na itapon doon. Oh, ilang araw na mula nung una niyo makita yung nakatambak na kamatis, ilang araw na yon? Ilang days ago? Siguro po nasa mga 3 mga araw? Mga 3 to 5 days nga ganun po. 3 to 5 days. Pero yung una po is mga mga 5 days po. Yung una yung kay Bibian. Oh, pero nung kay Bibian, yung kapatid mo. Pero nung unang makita nyo, anong kondisyon ng mga kamatis? Nung una pong nakita po namin, magagandang klase pa po. Pero may nakausap pa kayo magsasaka o kung sino man na nakakaalam doon sa mga tinapon na kamatis? Oh, po, meron po. Yung naitapon po kasi na yon, yun po ay galing na po sa sa food terminal, sa agricultural terminal po. Nabili na daw po yon. Oh. Kaso nga lang, ang problema po ay dumaan na po ng mga na-stack na po daw siya ng mga 2 days. Sa agricultural terminal? Opo. Kasi na po, yung mga umukaha po dito kasi marami nga pong kamatis po dito ngayon sa Vizcaya. Binabagsakan po dito sa Vizcaya. Talagang magkaka-stack po talaga kasi po sarami nga po. Anong lugar 'yan? Bambang, 'di ba? Opo, sir. Dito po ang bagsakan ng ng kamatis. Yung bayan po dito, yung Nueva Vizcaya Agricultural Terminal, dito po ang bagsakan. Ayo. Ng mga gulay. Mula Ifugao, Quirino. Hindi dito lang Nueva Vizcaya ang naglalagay diyan ng mga kamatis. Opo. Hindi lang po mga taga-Vizcaya, hindi lang po Vizcaya ito kasi dito po dito po binabagsak yung mga gulay po sa mga mula Ifugao. Oo, iba-ibang class. So hindi lang kamatis. Hindi lang po kamatis, kabayan, kasi minsan pa po, actually taon-taon po nangyayari ganito, hindi lang kamatis, meron po yung season ng kalabasa. Oh. Maraming nasasayang din ng kalabasa. Ay, ganoon. Pag season din ng sibuyas. Oh. Marami ding nasasayang ng sibuyas. Natatapon din? Tinatapon. Opo, last year. Tinatapon din? Opo, last year nga po, ganun nangyayari. Wow. Opo. Eh magkano ba ang per kilo ngayon ng kamatis diyan? Kanina po, nagpumunta po ako sa Envat. Oh. May nakausap po akong trader. Oh. Ang kuha daw po nila sa mga farmers, mga 3 pesos hanggang 10 pesos. Depende po yun sa sizes. 3 pesos per piece? Per kilo po . Ah, per kilo. Okay, sorry. Oh. Per kilo po. Oh. Per kilo. Tapos pinapasa naman daw po nila sa mga tracker ng 12. 12. Ito yung mga negosyante na nagbabiyahe. Opo. Malaki pala . Mula sa farmers 3 pesos, tapos pinapasa sila ng 12 pesos per kilo.
Tapos mula dyan sa mga tracker na yan, yung mga biyahero, ipapasa pa nila uli sa ano, sa isa pang negosyante. Ayo. Kaya nagmamahal ang kamatis pagdating sa palengke. Tama? Opo, ganun po ang nangyayari, sir. Ayun. Okay, ikaw ba ay anong trabaho mo talaga? Isa po akong pastor, sir, na pastor. May mga kongregasyon din po. Kongregasyon ko po is mga gardener, magsasaka. Ayun. Trader po sa ano? Trader po dito sa Envat. Kasi sa Envat. Yung bahay po kasi namin, tsaka yung kapilya po namin, malapit po dito sa Envat. Nueva Vizcaya Agricultural Terminal, Envat. Tama ba? Yes, sir. Ayun. Okay. Sige. Maraming salamat sa iyo, Jose, ha? Salamat din po. Sige. Actually, kabayan, kung talagang lilibutin po natin ang Vizcaya ngayon, especially sa mga kabuntukan, meron ka pong madadaanan na nakatambak na kamatis. Wow. Samantalang lalo na po sa mga bandang sa may bandang Ifugao, kung bakit po nila tinatambak na lang, syempre yung gastos po nila na ibibiyahe yung kamatis mas nila papuntang Envat. Mas malulugi pa. Triple lugi po, kabayan. Ay naku po. Sayang. Sige Jose, maraming salamat sa iyo at saka sa kapatid mo, ha. Si Vivian. Salamat din po. Thank you. Si Ginong Jose Roberto Deser na yun nga, siyang nagpatunay po sa mga nakatambak na mga kamatis sa Bambang, Nueva Vizcaya. Kaugnay din po niyan, follow up naman tayo sa... Nasaan na? Yan na? Ah, okay. Ito magsasaka naman ito ng kamatis talaga. Si Ginong Jomar Sabawis. Nang Bambag, ano, Bambang? Bambang po, sir. Bambang, Nueva Vizcaya. Magandang umaga po. Magandang umaga po, kabayan. Opo. Bakit ito may mga nakatambak na kamatis? Talaga ho bang oversupply ng kamatis ngayon dyan sa Nueva Vizcaya? Opo, sir. Sa harvest ko lang po, apat na araw na pong nakakalipas. Talagang sobrang oversupply po yung kamatis po talaga. Pag po nag-harvest po kami, pag pupunta po kami ng Envat, sobrang dami po talagang nakatambak po na kamatis, kaya mababa po talaga yung presyo. So, anong ginagawa nyo? Tinatapon na lang nyo? Ano sir, ganito po kasi yan. Dito po kasi sa amin, meron kaming 10 harvest sa kamatis po, 10 harvest po siya. So yung 1 to 6 po siya, okay pa po yan, class A. Tapos yung 7, 8, 9 na hanggang 10, medyo po yan, class B or class C na po siya. Ano ibig sabihin? Pag oversupply po, hindi na po nabibili yung class Ayo, B. Pag 7, 8, 9, 10? Opo. Na harvest? Opo, sir. Hindi na nabibili dahil masyadong mura na? Opo, sobrang mura po talaga. Talagang yung mga kapitbahay ko din po dito, hindi na po sila nag-harvest pag 7, 8, 9, 10 kasi hindi ni rin po nabebenta, nabubulok lang po sa Envat. So, sayang po yung tracking po namin, yung papunta namin doon sa Envat. So pinapabayaan na lang po namin doon sa bukid. So hindi na po namin binebenta. Ay wala bang tumutulong sa inyo sa mga taga Department of Agriculture para hakutin ang mga kamatis na yan papunta dito sa mga Kadiwa Center? Yun po yung sir, sana mabigyan po sana ng solution ganun. Kasi wala po talaga sir, wala po. Walang ganoon. Wala pong yung kagustuhan po din sana namin na mga farmer, magkaroon po sana ng mag-organize po na ng DN ang tinatawag po nilang crop programming. Kasi po para maiwasan po yung oversupply kasi sayang po yung pagod po namin, yung gasto po namin. Tahunan nyo sa pagtatanim? Opo. Oo. Ay, maliban sa kamatis, ano pang tinatanim nyo? Sibuyas po sa ngayon. Sibuyas, ngayon? Nakatanim na kayong sibuyas o mag-aani na? Mag-aani na po ako sa bukas po, mag-aani na. Mag-aani na. Pero bumaba din ang presyo ng sibuyas ngayon. Opo. Sobrang malaki po yung binaba. Almost 50% po yung presyo. So, nako. At least sana po matugunan po ng yung Department of Agriculture po yung problema po sa sibuyas din kasi marami pa pong maliliit na sibuyas po dito, yung mga katatanim lang. Nako. Baka mamaya wag naman sana maitapon na naman dahil sa bagsak na presyo. Opo.
Oo. Sana po sir, ano, magkaroon po sana kami ng ano, yung dryer po dito sa amin kasi dito po sa Nueva Vizcaya, particularly po dito sa Bambang. Oo. Wala pa pong ano dryer po talaga ng sibuyas po dito. So, kami pong mga farmer kahit napakababa po, kahit binibili na nila ng 3 or nung last year po kasi 5 pesos po yung sibuyas ko. So, sayang pinabayaan ko na rin doon po sa farm. Ay sus, Mario, hindi na inani. Hindi na po kasi pwedeng anihin sir kasi ano pag naulanan, hindi po namin pwedeng anihin pag naulanan kasi masisira po siya yung sibuyas po. Ayun, hindi na rin pwede yan, mabubulok. Opo sir. Kailangan bang i-dryer ang sibuyas? Ano sir? Kailangan pang i-dryer o patuyuin? Opo. Depende po sir kasi may mga middleman po na pumupunta na parang pinapakyaw na po yung sibuyas po namin. Okay. Ibig sabihin, binibili na nila dun sa mismong farm. Opo. Pero mas mura yun siyempre. Magkano ang bili nila? Opo, mas mura po talaga. So kami pong mga farmer, wala naman po kaming magagawa kasi wala po kaming machinery or anong gagawin po namin sa sibuyas namin kundi ibigay na lang po para sa ganun kikita naman po kami. Kahit pa paano? Oo. Kahit mabawi lang ang puhunan. So mga sibuyas ngayon na nakatanim? Po? Sibuyas ngayon na nakatanim, wala nang kamates? Marami pa po. Ako po nasa 7 harvest pa lang po yung kamatis ko. Pero pag hindi po magbabago yung presyo ng kamatis ngayon, hindi ko po na rin po i-harvest yun kasi sayang lang yung pagod kasi 3 times po yung lugi po namin pag i-harvest pa namin yun. Sus, Mario. Kaya pabayaan na lang po namin. Ay sige, sana makarating sa pamahalaan natin para makagawa ng aksyon, lalong-lalo si Pangulong Marcos dahil yan pala, natuklasan namin na hindi lang sibuyas pala yung problema, kundi pati kamatis. Sige. Okay. Jomar, ingat kayo ha. Maraming salamat ha. Maraming salamat po, sir. Saan nyo kinukuha ang puhunan nyo pag kayo ay nagtanim ng kamatis o sibuyas? Pag wala po talaga kaming supply, nangungutang po kami sa mga sa bangko, ganun, nagsasangla po kami ng mga yung mga lupa namin, ganun, yung mga tricycle, kung ganun, minsan. Sinasangla nyo? Opo, kung talagang wala po talagang puhunan. Yung budget, opo. Ay, so yung kahilingan ko po sana po sa gobyerno po natin is magkaroon po sana po kami ng bigyan po sana kami ng farm inputs. Oh. Kahit yung po lang po, mga buto ng sibuyas, kamatis, or yung abono po sana. Yun lang po sana yung kahilingan po namin mga farmers. Kahit walang kahit walang cash na ibibigay, basta mayroon pong fertilizer sana at saka yung mga buto. Kasi yun po talaga yung napakamahal. Dahil mahal din ang fertilizer ngayon. Opo, sobra po talaga. Halos triple po yung gastos po namin. Yung isang latang kamatis po, gumagastos po kami ng 50,000 pataas kung talagang susupply, ibibigay namin, tutustusan po namin yung tanim po namin na kamatis. Wow, grabe. So, sige. Opo, ganun po yung kamahal. Oo. Sige, Jomar, maraming salamat sa iyo, ha? Opo, salamat din po, sir. Si Jomar sa Bawil ay isa po magsasaka ng kamatis sa Bambang. Nueva Vizcaya, grabe pa lang problema nila, no? Ito. Yung general manager po ng NBAT na sinasabi kanina, Nueva Vizcaya Agricultural Terminal, meron pa lang ganun. Sige nung Gilbert Kumila, tama ba? Mr. Gilbert, magandang umaga po. Magandang umaga po, kabayan, at sa lahat ng tagapakinig ninyo. Oho, siyempre narinig ang aming panayam sa mga magsasaka, diyan ba sa NVAT na yan, Nueva Vizcaya Agricultural Terminal, ano-ano mga gulay ang dinadala dyan? Marami po. Halos sa Aplan at sa Kalulan vegetables dinadala dito. Siguro mahigit na 30 na commodity ang nadadala dito na gulay at saka prutas. Ilang oras yan mula dito sa Maynila pag pupuntahan mo? Pagka service vehicle nasa 5 to 6, pagka cargo truck nasa 7 to 9. Malayo-layo din. Opo sir, kasi lalampasan yung Nueva Ecija, yung Dalton Pass din saka Nueva Vizcaya. Ito po yung unang probinsya papuntang Isabela, Cagayan.
Okay. Tama ho ba yun? Yung mga kamatis daw ay nabubulok na dahil nga sa bagsak ang presyo o ba halos wala ng presyo? Opo sir, yung mga class C o yung mga small, halos hindi na nabibili. Then yung naitapon, yun yung natulog na ng dalawa, tatlong gabi sa terminal, hindi pa mabili. Mga 80% yun sira na, kaya talagang ang patakaran ng terminal, back to farm. Ang problema, yung naupahan na magliligpit ng maayos, itinapon lang kung saan-saan. Siyempre, hindi na ayusin pa ang pagtatapon nun. Ano po? Pero kasi, maliban ho sa kamatis, ano pa ang mga nabubulok dyan? Sa ngayon, kamatis pa lang, sir, kasi sa data na kinukuha namin, okay pa naman yung presyo ng karamihan. Mataas yung iba, katamtaman yung iba. Kamatis lang talaga ang bumagsak. Nung minsan, nabalita na rin dyan yung tungkol sa oversupply ng luya. Mr. Gilbert, hanggang ngayon ba marami pa rin luya dyan? Marami po, kasi ito ang number one na produkto ng Nueva Vizcaya, luya at saka squash sa buong Pilipinas. Dito sa Vizcaya ang pinakamarami. Ay, saan doon napupunta yan? Kasi dito sa Maynila, ang mabibili mong luya ay imported from China. Yung bang malalaki, diyan sa inyo, tinatanim nyo yung local nating luya, ay maliliit, yung mas maanghang. Merong native, pero ang mas marami yung Hawaii, kasi yun Hawaii. Kasi yung demand ng market, yung Hawaii variety. Sa ngayon, yung malalaki? Opo, malalaki din ito. Ayun. Pero mas malasa siya kaysa yung imported. Actually, dito sa Bambang, hindi nabibili yung imported kasi walang lasa yung ginger na imported. Oo, dadamihan mo ng lagay para malasahan mo kesa dun sa native natin. So, meron palang Hawaii variety. Opo, sir. Nasa ngayon, yung good, nasa 40 to 45 per kilo. Yung murang-mura, yun yung sinasabi nating mugmug, yung mga bali-bali kung ang good is 40, yun is baka mga 15 or 10 dito sa terminal. Okay. Diyan ba sa NVAT ay meron kayong cold storage? Simbakan. Sa ngayon, wala pa po. Yung tungkol sa yung binabanggit ni Jomar kanina, may isang itinayo sa bayan ng Aritao. Pero ngayon palang taon na i-operate yung unang cold storage na ginawa ng Department of Agriculture po. Sa Aritao. Ay, ba't ang sinasabi ko sa amin ng municipal agriculturist sa Aritao, wala daw pong oversupply, sabi ni Dr. Norman Jester Flores ng Aritao. Wala hong oversupply ng kamatis daw? Siguro ang tinutukoy niya, overproduction, kasi ganito kasi yan. Opo. Ngayong buwan, ang production ng Biskaya, kung sabihin natin na 50,000 per day dito sa terminal, sa October ay sa August, mga 200,000 per day. Wow. Pero sa August, kahit 200,000, nabibili, nabibenta. Dahil walang production sa region 1, 3, at saka region 4. Pero sa ngayon, kahit 50,000 lang yung production per day ng NBAT, mahirap maibenta kasi ang dami dyan sa region 1, region 3. Actually, noong February 1, may dumating na galing sa Larbacan, Ilocos North, Ilocos Sur na pumunta dito. Kaya yun yung isang nagpapabagsak. Marami talaga, overproduction. Talagang maraming kamatis ngayon, nagkasabay-sabay. Kaya ganoon. Sir, kasi 5 pesos lang dyan sa Urdaneta . Kaya dinadala dito para maging 7 to 10 pesos. Ayun. Ay, bet ganun sabi sa amin ng Municipal Agriculture sa Aritao. Wala raw oversupply ng kamatis, maging ang Department of, maging ang Bureau of Plant Industry, yung sabi ng spokesman nilang si Mr. Rojas, walang oversupply o sobrang supply ng kamatis sa bansa.
Ang masabi ko, ganito kasi yan, kabayan, pagka ang presyo ng good na kamatis, yung big, is 20, oh, yung small, hindi na nabibenta or pambihira ng mabili. Kasi mura na nga yung big, kaya lahat ng mamimili, ang bibilhin yung big. Oh, oh. Pero pagka ang big na kamatis is 40, yung small na kamatis, nabibenta mo pa rin ng 10 hanggang 15. Ayun. So overproduction no tayo ng kamatis, sabi niyo nagkakasabay-sabay, kaya oversupply siyempre. Opo, kasi ang oversupply nagbabalance lang sa supply at saka demand. Demand, ngayon dito sa Bambang, mababa yung demand. Ganito kasi yan, kung ang bumibili dito na regular ng kamatis isang daan, 50 wala na. Diyan na sa region 1 at region 3 pumupunta. So nabawasan yung demand. At yung wala rin tayong na 50 na bumibili, nabawasan din yung volume yung kanilang binibili. Ayun. Kung dati 2,000, ngayon 500 na lang. Wala din tayong processing plant, di ba? Sa ngayon dito, wala. Pero ang balita ko kasi, nagsara yung NFC ketchup factory sa Sarat, Ilocos. Kaya isa yun sa nagbigay ng overproduction. Meron pa sana tayong ram factory sa Rizal Nueva Ecija. Balita ko, hindi rin bumibili. Nung mga nakaraang taon, nag-ooperate yung mga yan. Kaya marami silang demand na nabibili. Kaya hindi gaanong binabaha ang palengke. Yung isa, ang alam mo, yung sa Sarat, Ilocos Sur, ay hindi na nag-ooperate. Pero alam ko doon, parang binadjetan uli ni Pangulong Marcos dahil project yun ni First Lady Imelda Marcos noon? Yun ba yun? Opo. Kausap ko yung isang nagdadala doon noon. Sabi niya, wala na daw. Hindi raw nag-operate. Kaya sayang yung mga kamatis dyan sa Ilocos, sa Pangasinan. Wow. Grabe. Napupunta pa nga dito sa NPAT. Kaya kung hindi pumupunta dito yung galing dyan, tumataas. Kung walang dumating sa NBAT na galing sa Ilocos, tumataas yung presyo. Pag may dumating na isang 10-wheeler o forward mga 10 to 15 tons, bumabagsak yung presyo. Yun pala, ganun pala yun. Matagal na ba yung NBAT? Matagal po. Itinayo natin ito noong pang 2004. Nag-operate na noong 2006. Ayun, at tuloy-tuloy. Ang trading volume natin dito nasa 500 to 600,000 kilos a day. Wow. So actually, kami tayo po ang pangalawa sa Benguet na production or trading center. Dito sa NBAT, may chapsuy, may pinakbet, marami pang prutas. Ganun ba? Dahil pala, yes, no? Prutas pala at saka gulay dyan, hindi lang ugulay. Opo, yung mandarin, yung Satsuma mandarin na seedless, dito po sa Nueva Vizcaya, pre-produce sa bayan namin sa Cebu. Wow! Samantalang naghihirap kami din at napakamahal. Kaya kumisan, maraming hindi nakakabili. Anyway, maraming salamat to sa mga impormasyon na nakuha namin na Gilbert. Thank you very much, ha? Maraming salamat, Kabayan Noli. At ang masasabi ko lang, yung gobyerno natin mag-organize ng harmonization. Yun. Para sana yung matagal ng solution na calendar production, yun yung maiayos per region. Para kung ngayon, ang mga taga region 1 ang magtatanim o mag-harvest, yung ibang region sana hindi sumasabay para hindi ganito na magkakaroon ng overproduction talaga. Kahit kausap ko rin yung taga Batangas, doon nasa 15 to 20 per kilo din. Consuming area na yung Batangas. Oo, malapit na sa Maynila. Opo, at ito ang maidadagdag ko, pagka nahabagat yung Western Philippines, tumataas ang kamatis dito sa Nueva Vizcaya. Kasi kami lang ang natitira. Kaya yung magagaling na magsasaka, hindi sila nagtanim ngayon dito sa Biskaya. Magtatanim sila ngayon at saka sa Marso para mag-harvest sila sa July, August kung saan wala ng harvest dyan sa Western Philippines dahil sa habagat. So yun sana yung mga maisaayos natin para masaya at para kikita yung magsasakang Pilipino. Correct. Maraming salamat sa'yo, Gilbert, at good morning, ha?
Maraming salamat din po, kabayan at sa ating mga tagapakinig. Sige nung Gilbert Kumila, ang General Manager ng Nueva Vizcaya Agricultural Terminal.